So hi guys, welcome back naman sa MC Studio Music YouTube channel guys. Alright, welcome back sa tutorial na ginagawa ko sa channel na to. Alright guys, so this time guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng melody. Simply, easy way na gumawa ng melody to make a melody guys. Ito ay hack guys, okay? Ito po yung nakapaloob sa FL Studio, sa features ng FL Studio. So basically, hindi ko po alam kung yung previous version ng FL Studio ay meron ito. Alright, so hindi ko kasi ito na-explore. Ngayon ko lang po kasi ito na-explore guys. So yun, tuturo ko sa inyo guys. Ano? So kung halimbawa, kung wala man po, i-update nyo lang yung inyong FL Studio para magkaroon ng ganitong features sa FL Studio. So tara guys, ano? Dito tayo sa screen. Alright guys, cheers muna guys. Cheers muna tayo. Tsaka muna tayo. Alright guys, so dito tayo sa screen guys. So ngayon guys, of course, para makagawa ng melody, kailangan natin ng tunog, okay, na or ng VST or ng instrumento. So ngayon guys, simple lang po, ang kukunin lang na po natin is piano. Alright, so ito, FL keys. FL keys lang po ang ating kuning tunog. So ang gagawin natin dito guys, is gagawa tayo ng parang lo-fi na beat. Alright, so FL keys piano guys. Ano? So hindi tayo gagamit ng piano dito guys. Ano? Dito tayo sa loob ng FL Studio. So para makagawa tayo ng melody guys, so punta tayo dito sa piano roll. Alright, so ito guys, i-click nyo, piano roll, alright? So, ito yung piano roll guys, ano? Alright guys, so, yun guys, napakadali lang ito guys. So, katuduklas ko lang po ito guys, ano? So, hindi ko po talaga alam kung meron ba gitong features yung previous FL Studio. So, pag sinubukan nyo po, pag wala po yung gitong features ng FL Studio nyo, i-upgrade nyo lang po sa bagong version ng FL Studio. Alright, so, wait sa 20.07, ganun nata, sa latest version lang po guys, ano? So, ito guys, so, unang gagawin natin is, hanap po tayo ng root note. So ano ba yung root note? Ito yung parang bass. Parang ito. Diba? Ito C major, di ba? Alright guys, so ito yung C guys. Ano? So ang root note guys is ito. Ito lang ang, ito lang ang root note guys. Ito lang C, mga root note. So C, gawa tayo ng G, di ba? O G. And G. So gagawin natin guys, isa lang muna gagawin natin. So yun ang root note guys. Ano? Alright guys, para gawa tayo ng melody guys is hanapin natin yung mga root note ng melody na nagagawin natin. Oh. So una, so para mas madali guys, mag-umpisa tayo sa C. Alright, sa C. Alright, C5. So, cheers muna. Yan. So ngayon guys, so hanap na natin yung root note. Ano? So ngayon, ito na guys yung features na sinasabi guys. So punta kayo dito guys, dito. Ito, nakikita nyo to guys. I-click nyo lang to. Alright. So yan, basically yan, lalabas to guys. Ito na guys yung mga chords. Basically, actually guys, ito na yung mga chords guys. So ngayon, maghahanap ka na lang ng uugmang chords doon sa mga, sa root note na ginawa mo kanina ng melody guys. So basically guys, kapag gagawa ka na ng, tawag dito, ng lo-fi, ay mga chords doon is parang mga major 7, mga, tawag dito, minor 7. Basically, mga karamihan 7 guys, 7 or 9, mga ganun guys. So ngayon guys, gagawin natin dito, punta ka dito sa advance, mas marami dito, alright? So advance, so hanap natin na, hanap tayo ng ito, major 7 na, no? Major 7, okay, major 7. So itong C guys, itong C kanina, no, i-erase nyo lang, tsaka i-click mo dito. Ayan na. So basically guys, ito is chords creator siya guys. So chords creator, so yung hanapin mo lang is yung root note ng chords, yung pinalawanag mo kanina. So, ito na. So, C. Pakinggan natin guys, ha? Ang ganda, di ba? So, ngayon, next natin is A. So, ang naisip ko dito, guys. So, well, musician kasi, okay. So, alam ko na yung chords, guys. Minor, major chords, mga ganito. So, ang naisip kong next dito is minor chords. So, at the same time, guys, gagamitin pa rin natin ay 7, alright? So, punta tayo dito, ulit. Dito. Advance. Or kahit di na advance, ito na lang sa minor, ito, sama, minor 7, alright, so minor 7. Yung A kanina guys, i-click A, erase lang natin, tsaka i-click po ulit, oh. Diba? Diba? Ang ganda, diba? Or, yun nga, so pwede rin dito, so pwede yun dito guys, or dito, sa stamp, okay, pwede ba sa stamp para, pero mas madali, dito na agad yan, shortcut na to, stamp na to guys, okay, so stamp na. So ngayon, babalik tayo sa major chords guys, so, at the same time, gagamitin po natin ay 7 uli, or 7 chords, alright? So, ngayon is doon na si stamp. And then, major 7 uli. I-erase lang natin yung root note na ginawa natin kanina. At, ibabalik natin
nakasama na yung chords. Alright, i-click lang natin, right click sa mouse. Ayan, ayan natin ha. Alright, ganda diba? So dito is parang pares na chords lang. Doon lang, erase lang muna natin to. Control B. So pag control B guys, parang automatic na i-copy mo na siya agad, ipunta sa next na agad. Ganun lang yung mga shortcut. So may magtuturo din po ako ng mga shortcut sa FL Studio para mapadali po yung trabaho niyo guys. So ayan, pakinggan natin guys. So isa pa to. Control B ulit. Erase lang natin to. Lagyan natin dito. Basically, meron tayong parang base ng ating magiging beat, guys. So, ngayon, ngayon, guys. So, yan, meron na, guys. So, ito pa. May magandang technique pa, guys, right? Tsaka, hindi, sa katutuklas ko din po ito, guys. Ano? So, hindi ko din talaga alam kung kasama ito sa, yun ang sinabi ko kanina, guys, sa features, sa last features ng FL Studio. So, ito, guys, ha? Tsaka, guys, sobrang hilig ko lang sa tsaka. Alright, so, ngayon, ito guys, kung gagawin natin guys ito, shortcut to ha, alternative, alt, tsaka S. Okay, so lagay ko sa screen ha, alt, S. Alright, so lalabas to guys, okay, strummer. So basically guys, pag pinakinggan mo yung mga, tawag dito, yung mga lo-fi beat, is parang hindi siya yung pag nag-piano ka, yung sabay-sabay tutunog yung nota. Tang, isa-isa. Basically, parang nag-i-isa-isa siya, yung parang 1, 2, 3, parang hagdan siya. Kling! 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 Ganon, ganon tunog ng mga lo-fi beat, guys. Tapos, hindi siya yung klang, klang, klang. Okay. So, ito, guys, is ganon yung ginagawa. Strummer, parang nag-i-strum sa gitara, diba? Diba, pag nag-strum ka sa gitara, hindi mo kaya sabay-sabayin talaga ng boom, sabay-sabay isang yung ano ni string, diba? Laging mauna yung taas, tang nang 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 nang, or yung baba, tang nang 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 nang. So, ganun guys ang ginagawa nitong strumizer. Alright guys, so yan, pakinggan natin guys ha. Ayan. Wala to guys ha. Sabay-sabay, diba? So, mayroon ito. So, tandaan nyo guys ha, alternative, alt, S. Yun lang, lalabas na ito. Pakinggan nyo guys ha. So yan, so pwede mong i-adjust dito guys, yan. So, ilalagay ko lang dito para magtapos dun sa notang yun. Okay, so pakinggan natin guys, okay guys ha. So basically gagawa tayo ng beat gamit itong melody nito guys. So isi-save lang natin, isi-save ko lang guys para yun, ma-back up just in case na kung may mangyari man na mag-shutdown yung computer ko kung ano man, at least naka-save na siya, naka-back up. Save ko lang guys ha. So yan, meron na guys. So ito pa guys. So makikita nyo dito guys yung volume guys, iba pare-parehas pa siya. So para maging tunog na parang humanized or yung talagang i-piano live, yung in-record live guys, may nag-piano guys, is ito. Alt pa rin, tapos R. Alright, so basically ito guys, so randomizer sub. Ayun, makikita nyo naman sa pangalan, di ba? Randomizer. So magiging, yun, magra-random-random yung kanyang volume, yung pan, meron din dito guys. So pan, velocity, release, ayan, mood X, mood Y, pitch, tapos, so kailangan guys, so yun, so basically kapag clinic ito sa una, lalabas ay ganito. So yung gagawin nyo lang, i-click mo lang to. Alright, painggan natin to guys ha. Random na random, diba? So para mawala to, i-click nyo lang yan. Ayan. So basically, ang ginagawa nito ngayon, pag na-click to, is kinokontrol lang natin yung volume, velocity,
Panning, tsaka yun, Mood XY. Ganun ang release. Yun ang, pero hindi yung nota. Alright, so... So yung pinili ko is medyo magkakidikit-dikit lang talaga sila para medyo maganda yung, para kunwari maganda yung pagka-piano. Okay, so yun na guys. No? So ngayon, yun na, okay na. So click lang natin dito again sa playlist natin. Dito. So gagawa tayo ng beat guys. Gagawa na natin ng beat to. So okay na to. So hanapan natin ng drums naman. So lagay lang natin sa number 15. Alright, so yan na guys. Alright. So para maging tunog lo-fi talaga yun siya, yung ating piano kanina guys, lagyan natin ng effects. Alright, so ang mga ginagamit pang lo-fi effects ay ito guys. Okay, so free plugins lang to guys, pwede yung i-download, ano ba? Hi-Sutoff Vinyl, sobrang gandang plugin ito guys. So ito, makikita nyo guys ha. So ito, so basically ito yung mga year, taon. So basically pag lo-fi kasi, ang mga tunog dito is parang magiging vintage na tunog. So ang ginagawa nitong plugin nito is ginagawang vintage yung isang instrumento. Pag inilagay mo doon sa isang instrumento guys, so ito guys ano. So ayan, click natin doon yung taon. Diba? Parang filter siya. Diba? Let's keep it on. So ito siya guys. So okay. Pagin natin without this. Gano. Ito siya wala. Ito walang effects na ito. Meron ito. Diba? Meron guys. So medyo okay na siya ng konti guys. So ngayon lalagyan lang natin ng drums. Para mas maganda. So sa piano roll natin gagawin guys. Snare naman tayo guys. Alright, ito na siya, snare. So ayan, makikita natin ito, yun yung parang ginawa natin kahit sa ngayon again. Below panning, so ipapan lang natin to, clack. Alright, so ano na. So ang hantay ng 808, alright, so may magandang 808 dito ay flex. So ngayon punta lang tayo sa dun sa main melody natin kanina, ito. Kukunin lang natin to guys, yung root note. Okay, kukunin lang natin yung root note. Kukunin lang natin to. Copy. So, punta dito. Then sa flex, i-save lang sa flex. Alright, so i-align lang natin. Pwede nga. Guys, hanapan natin naman ng paano
mag-complement doon sa doon sa melody natin, sa chords natin kanina. So melody, papakinggan ko lang guys ha. So para ano, papakinggan ko lang para makaisip ako kung anong lalagyan natin ulit. Right? So citrus. Nasaan na ba yung flute? Yung sila, ito lang. So, speak by channel lang natin guys. Abahan lang natin. Ayan na. Sa ating float. So, ngayon, ito. Sa ating ayan. So, arrange na lang natin, dagdag ng konting instrumento, kanta, vocal, yan, meron na guys. So sana po nagustuhan yung tutorial guys, no? So habang nag-outro tayo, imimix ko lang ng konti, at then, hanggang dito lang po ulit. Ciao! Woohoo!